Okay guys, ang gagawin natin is yung paano gagawin yung Bluetooth yung V8, no? Yung mga ganito na V8. Okay. So, yung ganito V8 guys is gagawa tayo ng Bluetooth na yung output niya na speaker is hindi naka-wired, no? Naka-Bluetooth siya, no? So, ito yung speaker natin, yan, ganyan. So, yung speaker natin is may Bluetooth din na receiver. Yan. So, itetest natin yung V8 natin kung gagana ba siya, no? So, pwedeng-pwede guys na gagawa tayo. Kasi yung V8 is may Bluetooth siya, no? So, may Bluetooth cellphone ka. So, wala akong cellphone na Bluetooth ngayon eh. Kasi yung ginagamit ko na video is yung cellphone ko mismo, no? So, yung mangyayari is may Bluetooth na cellphone, i-connect mo sa V8. Tapos, yung speaker niya is naka-Bluetooth din, no? Via wireless siya, no? So, pwede mo malagay yung mga V8 katulad niyan, Bluetooth na speaker, kahit saan, no? So, ngayon guys, titest na lang natin kung paano siya gagana, no? So, kasi kapag may Bluetooth ka papunta dun sa V8, parang may na-input ka na music eh. Katulad nito sa TV. Yan, TV yan. So, co-connect natin. So, bali ganito na lang yung gagawin natin, no? Kasi wala kasi akong Bluetooth na ibang cellphone, no? So, yung mangyayari is tutusok lang natin to, no? Okay, medyo mahirap. Isang kamay lang kasi ginagamit ko eh. Yan. So, tusok natin. So, imbis na mangyayari is, yung V8 is papunta dun sa speaker, yan. So, magiging wireless siya, no? So, any device na gagamitin nyo, papunta dun sa live 1 or sa live 2, or sa Bluetooth na rin, or sa mic, yung papunta dun sa speaker is magiging wireless, no? So, tetest natin yung ito sa yan. Tetest natin yung sa TV box natin, no? So, ito yung V8 natin, no? Yan. Wireless yan. Papunta dun sa speaker. Okay? So, skip natin to. So, try natin, no, ng mag-play ng music. Yan. So, yun. Skip ad. Paano ba skip ad? So, yun. Skip ad. Tapos yung music natin is doon galing sa V8. So ganyan yung mangyayari guys, no? Kung may mga Bluetooth speaker kayo tulad nito, ginawa ko na lang itong Bluetooth speaker yeah. Sa ano, via V8. Kung magkakaraoke kayo, kung gusto nyo ilagay yung mga V8 na speaker, yung tulad na ganun mga speaker na Bluetooth nasa likod nyo, pwedeng-pwede. Wala nang wire na gagamitin. So, ito lang. V8 lang. Tapos, karaoke na ganito. Try natin ng karaoke, no? Okay. Kukuha din ako ng mic para test talaga natin, no? Sige. Okay, guys. Ganito na yung setup natin, no? Na, bali, yung speaker niya is naka-transmitter, no? So, example na may Bluetooth kayo na speaker, ganyan, naka-Bluetooth speaker, yung kailangan nyo is a transmitter ganito na Bluetooth, no? Para makonect nyo yung mga speaker na Bluetooth. Katulad na mga Bluetooth na may soundbar, na mga ganon. So, from V8, yung ganon,
gawin yung Bluetooth yung output niya sa from speaker niyan diyan dito, yan speaker yan. Okay, nandiyan speaker. So, pwede na kayo mag-karaoke, no? Test natin yung mic. Hello. Hello. Mic test mo 3. So, ganyan gay. Pwede na kayo mag-karaoke, no? Ayan. Yung connection ng from yung ganyan, yung sa MXQ Pro nyo, yung Live 1, yung ganito. Dito, yung Live 1. Connect nyo lang papunta dito sa yung ganyan, no? Yung sa headset niya. Ito, yan. So, connect nyo to papunta dito para sa Live 1, no? Para sa sounds ng karaoke na galing sa YouTube. Doon, papunta sa speaker. Hindi pala. Papunta pala sa V8. Tapos yung mic. Yan. Connect nyo yung mic dyan sa V8 niya. Ay. Yan. Andiyan lang. Oops. Yan mic. So, galing doon. Yung papunta doon sa speaker. Yan. Yan. Yung mic. Tapos yung speaker is connect pa doon. Papunta doon sa mga Bluetooth speaker, no? Kung wala kayong Bluetooth speaker, pwede nyo gawin is ibili kayo ng ganito na Bluetooth na receiver. So, ano bang mga kailangan dapat na wire, no? Para makonect ng ganito. So, check natin para makuha natin yung mga wiring, no? Sige. So, yung mga kailangan natin, guys, is receiver, yung ganyan. Kung wala kayong Bluetooth na speaker, so, kailangan nyo ng Bluetooth na receiver tulad nito. Yan, sa kotse ito, yan ginagamit. So, pwede natin gamitin. Pero, yung mga connection nyo is, katulad ito, ng, yan ito. Yung ganito, yung mga amplifier na ganyan, yung maliliit na amplifier. Pag 3.5mm, okay lang, sakto lang, no? Pero pag hindi na 3.5mm, bali yung mga amplifier na malalaki or mga built-in amplifier, kailangan nyo ng adapter ng gano'n, no? Pag mga RCA na connection, no? So, pag mga RCA, kailangan nyo ng ganito na wire. So, red at white, yan, ganyan, RCA. Ooh, yan, focus. Yan, tapos yung dulo niya is 3.5mm. So, yan yung gagamitin nyo papunta doon sa mga amplifier nyo, no? Papunta doon sa speaker. So, kapag yung speaker nyo is pag ganito, nakabili kayo tapos hindi female, bali male din siya, yan ganyan. Focus yan. So, kailangan nyo i-connect to, no? So, hindi pwede magka-connect nyo, puro male to male. So, bibili kayo ng adapter tulad nito. Yan, magiging female siya. Pero, pag makabili kayo na rekta na, female na yung dulo, mas maganda, no? Para rekta na lang yung Bluetooth nyo. Lalagay nyo lang rekta. Ganyan. So, ganito, yung wiring nya. Yan. Papunta na din yan sa speaker. Yan. Rekta nyo sa speaker na, na amplifier. So, magiging wireless Bluetooth na yung speaker nyo, no? So, yun. Ganun lang yung wiring niya. Tapos ito guys, it's a transmitter na Bluetooth, no? Paano ba malaman kung yung Bluetooth niya is may transmitter? Yung ganito. Yan, may RX at may TX, no? So, yung RX is a receiver mode. Tapos yung TX is a transmitter mode. Pwede siya gawing parang ganito, yung sa Bluetooth niyo. Kung wala kayong receiver, pwede. So, kukonnect niya lang. Tapos, connect niya lang din dito. So, magiging receiver mode na siya, no? Yan, ganyan. Pag naka, yan, RX siya, sa taas, yung connection niya. So, kung gusto niyo gawin na transmitter siya, so, lalagay niyo lang sa TX mode, tapos, kakonnect niyo dun sa V8. So, ano bang ibig sabihin ng transmitter mode? Ang ibig sabihin ng transmitter mode, guys, is yung may output yung source niyo, no? Katulad ng TV, yung mga ganito, yung TV, yan. Yung radio, kahit ano, gusto niyo na i-wireless. So, kailangan kayo ng transmitter na Bluetooth. Papunta dun sa Bluetooth speaker niyo. No? Kasi yung mga TV, yung mga ganito, yung mga V8, is wala siyang transmitter mode, eh.
receiver mode lang to eh. Yan. Pag kinonnect nyo yung cellphone nyo dyan, is magiging receiver siya. Tapos, yung papunta dun sa speaker, iwa-wired nyo pa, no? So, yung gagawin natin is, bali, iwa-wireless natin yung speaker, no? Kung may mga Bluetooth speaker kayo, katulad ng mga, ano yan, yung mga speaker ng mga soundbar speaker, mga Bluetooth speaker yan. Yung maliliit na speaker, naka-Bluetooth din yan. So, pwedeng-pwede gagamitin yun. As long na mayroon kayong ganito, no? Yung mga transmitter na Bluetooth. So, kasi si V8, hindi siya makakatransmit eh. Makakareceive siya. Galing cellphone, pwede siya. Pero, papunta dun sa speaker, hindi na siya po pwede. So, kailangan yung ganito, no? So, kung sa mga nagtatanong kung paano i-connect yung mga Bluetooth speaker nila, yung mga may speaker na may Bluetooth na, so, tatanong nyo, kasi gusto nyo i-pair si V8 dun eh. Hindi yan po pwede. Kasi si V8, yung ganito guys, yung mga V8 na ganito. Yan. Papakita ko lang sa inyo. Pag nyan yan, nag-on yan, so mag-blue yan, no? So, pag pinair yan sa cellphone nyo, yan. So, receiver lang siya. Yung, bali yung cellphone nyo, yung, yun yung ginagamit na transmitter. So, yung source of sounds is yung cellphone. Tapos, papunta sa V8, magiging Bluetooth siya. Wirelessly, no? So, papunta dun sa speaker, ito yung mga ganitong speaker, yung mga maliliit na speaker, yan. Yan, ganun yan. So, papunta dyan is kailangan kayo ng transmitter din. So, magiging transmitter si V8. So, yung built-in na Bluetooth niya na speak Bluetooth is a receiver only, no? Hindi siya transmitter. So, kailangan kayo ng ganito na transmitter mode na Bluetooth, no? Para mapunta doon siya sa mga Bluetooth na mga speaker nyo. Like mga, ano yan, yung mga soundbar speaker or mga Bluetooth na Bluetooth speaker, no? So, pwedeng-pwede gagamitin na. So, para hindi kayo maguluhan, yung Bluetooth ni V8, hindi yan pwede i-connect sa mga Bluetooth speaker. Rekta, hindi yan pwede i-connect. Kasi receiver lang siya. So, para ma-connect nyo, kailangan kayo ng transmitter ulit. Yan, transmitter. Papunta doon sa Bluetooth speaker. So, paano ba pinipair yung mga ganito? Yung mga transmitter at receiver. So, example, ganito yung, ito yung Bluetooth na receiver nyo. So, si receiver nyo is a sample na soundbar to, no? So, sample ko lang kasi wala akong soundbar na Bluetooth speaker eh. So, co-connect natin. So, i-on mo na yung Bluetooth mo dun sa soundbar nyo or sa speaker nyo. So, i-on nyo yan, no? So, pag nagganito yung on nyo. So, magagyan nyo, no? Red, blue. Ewan ko lang sa kabila ata mag-blink or depende sa Bluetooth nyo. So, pag ganyan, ito yung transmitter mo. Yan, ang Bluetooth na transmitter. So, yung transmitter mo, iglalagay mo lang sa TX, no? Yan, TX, transmitter mode. Kasi RX yung receiver mode. So, lalagay mo sa TX, i-on mo din siya. So, sa pag-on mo yan, ididikit mo yung dalawa, no? Yan. Para mag-pair siya, i-click mo yung isang beses. Tapos, pag nag-stay, so, mag-stable na yung transmitter guys, no? Tapos yung si RX, yan ganyan. Yung receiver, yan ganyan, no? So, connected na yan guys. So, ito gagawin natin Bluetooth speaker, yung mga ordinary speaker, no? So, irerekta lang natin. So, kapag wala kayo nun, so, gagamit kayo ng adapter tulad nito para sa amplifier nyo. So, co-connect nyo yan dun. Tulad nito. Co-connect natin. Yan, co-connect natin. Para magiging Bluetooth speaker siya, no? Yan. Tulad niyan. So, magiging Bluetooth speaker siya, no? Yan lang natin. Yan. So, dito naman sa transmitter mode. So, gagawin natin siyang transmitter mode, no? So, papunta tayo doon sa speaker, no? Yan, ganyan, mga speaker. So, lalagay natin ito sa speaker, yung mga ganito na Bluetooth. Yan, speaker. Yan.
So, kahit anong sounds na po-produce ni V8, re-recta na yan dun sa mga Bluetooth speaker nyo, no? Yung mga speaker, kahit anong speaker nyo, nagagawin, no? So, try natin, no? So, try natin, yan. Tapos, lalagyan natin ng mic. Okay, wait up. Saan ba yung dulo nito ng mic? Yan, lalagyan natin ng mic, no? Saan yung mic, yan? Low. Mic test. 1, 2, 3. So, ganun guys. Okay. So, ganun lang yung mga connection niya guys, no? Kung may Bluetooth kayo na galing cellphone, yun. So, kukonnect niya yan. So, magpiplay yun dun sa Bluetooth speaker niya, no? So, kung gamit nyo is like dito, yung magagamit kayo ng karaoke. So, yung source nyo is Live 1 or Live 2. So, lalagay nyo lang to, yung ganyan. Dito, yung mga wiring na kasama sa V8 pagbili nyo. Tusok nyo lang sa Live 1. Yan. Pag tusok nyo yan sa Live 1, kukonnect yan dun sa likod ng computer nyo. Ah, hindi pala. Kukonnect nyo sa likod ng TV nyo. Yan, dyan. Dito, kukonnect nyo yan dyan dito. So, yun. Yan yung wiring natin. So, itong kitest natin, yun, na natin yung TV. On TV. So, yun, natin yung TV para matest natin. No? Yan. So, yun, no? Connected na siya. So, lalagay natin yung mic para makakaraoke tayo. Low. Low. Mic test. 1, 2, 3. Mic test. Mic test. So, ganun. Ganun lang guys. Ganun lang yung wiring niya. Stop muna natin. So, ganun lang guys. Ganun lang yung wiring, no? Ng connection, no? Ng V8. So, advice ko lang sa mga ganito, guys, no? Yung bibili ng ganito. Kasi sa akin, mura lang to, eh. Nasa 100 pesos lang. So, hindi talaga maganda yung quality niya, no? Sa sounds. Kung bibili kayo nito for ng sounds talaga, na bibili sa Shopee na ganito sa Lazada, yung mga tag for 400 ata, yun mga good quality yun, no? Yung para sa music talaga na transmitter Bluetooth nandun, makikita nyo yun, may yung parang may sounds na ganun. So hindi ako bumili nun kasi for experiment lang din naman to sa akin, eh. So gumana naman siya guys, no? So kung paano papaganahin yung mga ganito, yung mga Bluetooth speaker, yung mga speaker na soundbar, yung mga ganun. So gagamit kayo ng ganito para magandang quality ng sounds at wala din delay, no? So, kung may nakagamit ng ganun guys, comment nyo na lang din para sa mga iba din na mga gustong bumili. Sa akin, yung feedback ko lang nito is mumurahin lang. So, not good quality talaga. Pero, okay na din. Nagagamit na din for the sounds at music. So guys, kung may katanungan kayo, mga comment or anong mga katanungan nyo tungkol sa wiring ng mga ganito sa V8. Tungkol din sa V8, kung may mga katanungan kayo. Try natin i-vlog, tapos try natin paganahin. Try natin sagutin kung masasagot natin. No? So comment nyo, tapos hit na rin ng subscribe at like at notification na din. No? Para kung saan pa magagamit si V8. No? Sige, at kung tatanong nyo kung saan to nagagamit yung mga ganito, nagagamit talaga to guys kung may mga Bluetooth speaker kayo, tapos gusto nyo ilagay sa likod nyo or sa left or sa right yung mga ganon na mga V8, ng mga speaker. So pwedeng gamitin tong ganito na. Sige guys, thank you so much and please like and subscribe na rin. Sige, sa susunod na vlog na din, no? Thank you.